Inilarawan naman ni PNP Chief Ronald Bato de la Rosa ang kanyang unang taong pamumuno sa pambansang pulisya. Maliban sa operasyon ng illegal na droga, naging puspusan din ang naging paglilinis sa kanilang hanay mula sa mga police scalawags. My live report ng ating kasama ang si Eunice Samonte. Eunice? Sa roller coaster ride, inilarawan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang kanya isang taon na panunungkulan bilang pangulo na ating bansa. Itong si PNP Chief Police Director General Ronald Bato de la Rosa, ikinumpara naman ang isang taon ng Philippine National Police sa isang anchors away ride sa isang amusement park kung saan aniya minsan ito ay nasa taas at minsan naman ito ay nasa baba. Partikular na nga ditong nabanggit na tumaas ang moral ng kapulisan dahil sa mas epektibong giyera kontra droga. Patunay dito ang 160 pulis na na-dismiss sa serbisyo at kani-kanina nga lang inanunsyo nitong si Chief PNP sa flag ceremony ang panibagong 84 na pulis na sisibakin na rin sa serbisyo matapos mapatunayang sangkot ito sa katiwalian. Sa 84 na sisibakin, kabilang dito sina Police Superintendent Lito Cabamongan o ang pulis na nahuling gumagamit ng illegal na gamot sa Las Piñas. At si Police Superintendent Cristina Nobleza o ang pulis opisyal na napatunayang may relasyon sa ABUSEAF member na si Renner Ludongon. Aniya, karamihan sa mga kaso nitong na-dismiss na pulis na ang ranggo ay mula PO1 hanggang Police Superintendent ay may kinalaman sa illegal na droga at korupsyon. Narito, pakinggan natin ang naging pahayag ni Chief PNP Police Director General Ronald Bato de la Rosa. The President has given orders na kahit na na-reinstate yan, kahit sino nag-reinstate yan, whether itong administration na ito, previous administration, kung na-reinstate yan daw sa ang kaso na ay korupsyon, pangungutong, pang-aabuso, pinapareview niya. Kaya yung DP natin nag-review ngayon ng mga cases. Merong na-reinstate na dapat hindi ma-reinstate na mga kaso pa, mga drug cases, pinapareview niya ngayon. While nire-review yung mga kaso, pinapadala natin doon sa ERMM. Doon muna sila. Dahil gusto makalala mag-pulis, mag-servisyo muna sila doon. Princess, ayon kay Chief PNP, kasama nga sa ipapadala sa Marawi ay yung pulis na kitang-kita sa viral video na nanghataw ng yantok sa isang lalaking lasing sa Mandaluyong. Aniya, hindi dapat ito nagiging refleksyon ng mga buong kapulisan na ang ganitong klaseng pulis na umaabuso nga sa kapangyarihan. Ngunit aniya, kumpara sa mga nakaraang taon, masasabi naman na ang Pilipinas ay mas safe na nga daw, lalo pat bumaba na rin ang crime rate ng bansa sa 27% kumpara nitong nakaraang taon. Sa mga tanong naman kung ano na nga bang nangyari sa mga narco generals na may kinalaman sa illegal na droga, ayon kay Chief PNP, inaantay na lamang ang lagda ng Pangulo para sa dismissal order ng mga ito. Matatanda ang kabilang sa 5 police general na nabanggit ng Pangulo ay sina retired Deputy Director General Marcelo Garbo, retired Chief Superintendent at ngayon ay Daan Bantayan Cebu Mayor Vicente Loot, Police Director Joel Pagdilaw at Chief Superintendent Edgardo Tinio at Bernardo Diaz. Naniniwala naman ang buong PNP na sa pagtutulungan ng bawat isa ay mapagtatagumpayan rin natin ang nasimulan na at ang epektibong laban kontra droga. Mula dito sa Campo Crame, para sa Bayan, Eunice Samonte. Maraming salamat, Eunice Samonte. Kampanya naman kontra ilegal na droga, iyan ang isa sa mga tinututukan ni Pangulo Rodrigo Duterte pag-upo pa lamang sa pwesto. Habang isip o nasa isip ang kinabukasan ng mga kabataan, binigyang diin ng Pangulo na walang puwang sa bansa ang ipinagbabawal na gamot. Ano-ano na nga ba ang resulta ng kampanyang ito ng Pangulo? May report si Kenneth Paciente. Malimit saktan si alias Linda ng kanyang ka-live-in partner na lulong sa droga. Tiliis niya ito. Pero nang dumating na pati ang kanilang anak ay pinagbubuhatan na rin ng kamay ng kanyang kinakasama, naglakas loob na siyang ipakulong ito. Nawala sa sarili na imartilyo niya ako. Sa muntik ako tinamaan sa ulo, kaya lang nasangga ko ang ginawa niya. Sa kita niya ako pinalo ng hawakan ng martilyo. Yung kaya doon ko siya
inano sa barangay para kung ano ihatol sa kanya. Yung ginawa ng kabarangayan, tinulungan ako na ipakulong ko siya. Ilan lamang ang kaso ni Linda sa mga negatibong epekto ng ipinagbabawal na gamot. Isang bagay din na kinamumuhian ni Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya naman ang maupo ito sa pagkapangulo. Agad na inilunsad ang kampanya kontra illegal na droga. Agad gumulong ang Oplan Tokhang, kung saan iniisa-isa ng mga pulis ang kabahayan kada barangay na pinaghihinala ang talamak ang rotasyon ng droga. Sa tala ng National Capital Region Police Office, simula nang ilunsad ang giyera kontra illegal na droga, umabot na sa mahigit 20,000 ang naaresto sa paggamit o pagtutulak ng droga at mahigit 200,000 ang kusang sumuko sa iba't ibang istasyon ng pulisya. Sa hindi na mabilang na operasyong ikinasa ng pulisya, tinatayang aabot na sa halos 3 bilyong piso ang halaga ng mga nasabat na droga. Ayon kay NCRPO Police Director Oscar Albayalde, malaki ang naibawas sa bilang ng mga drug-related cases, partikular na sa Kalakhang, Maynila. I think kasi noon hindi masyadong nabigyan ng focus yung problema natin sa illegal drugs, no? Sabi nga natin, it took a mayor from Davao na probinsyanong mayor para makita yung naging problema natin o yung problema na pala natin sa illegal na droga. Even our president, medyo sa nakita ko, na-shock siya dahil nung una 6 months sabi niya akala niya kayang-kaya niya yung tapusin yung war on drugs or yung illegal na drugs na or yung drug menace dito sa buong Pilipinas. Nung after 6 months, nakita niya kung gaano kalalim na pala, no? Kung gaano kalawak na yung problema natin sa illegal na droga. At napabayaan ito during the previous years kasi. Aminado si Barangay Captain Lenny Glivano na dati ay talamak ang droga sa Barangay Libis na kanyang pinamumunuan. Kaliwat kanan rin ang nakawan at gulo dito bago ilunsad ang kampanya kontra illegal na droga. Pero nang magsimula ang Oplan Tokhang, mas naging payapa na ang lugar. Noong time na yon na nag-warning na si Presidente, tapos pinakilala si Oplan Tokhang, di ba? Yung katok pakiusap. Bumaba na yung mga UCP, mga PNP, mga pulis, di ba? Nang pag-usap na, nakipag-coordinate na sa mga barangay. That time na-announce yan, hindi lang naman sa barangay level, pati sa media, di ba? Nationwide yan. Kaya yung mga maliliit na street pusher, mga user, natakot sila. Isa sa mga residente ng Libis at dating lulong sa droga si Mark, di niya tunay na pangalan. Simula noon, tila nawalan na ito ng direksyon sa buhay. Nahilig ito sa pagsusugal at may mga pagkakataon na pati ang kanyang sariling nanay ay pinagnanakawan niya para lang may pambili ng droga. Pero dahil sa paghinto niya sa paggamit ng illegal na droga, bumuti na ang kanyang buhay. Nakapaghanap siya ng maayos na trabaho at naayos niya ang kanyang relasyon sa kanyang mga anak at asawa na dati ay nagkaroon ng lamat dahil sa ipinagbabawal na gamot. Kaya pakita namin, ganito pa na yun. Ngayon, hindi dati na trending sa internet. Simula sa buwan ng wika na Agosto. Samantala, may bago na tayong ambassador mula Britanya. Si Danielle Cruz at ang kanyang mensahe. Magandang araw po. Ako si Daniel Cruz. Malaking karangalan para sa akin na maging susunod na British Ambassador sa Pilipinas. What? Nananagalog? Masaya akong nag-aaral ng napakagandang wikang Tagalog at ginagawa ko ang lahat ng abot kaya ko para matutunan ito. Ang maaksyong balita. Umpisa na. Hindi terorista. Masyado pero maaga para sabihin ng PNP kung isang ang terrorist attack ang insidente ng pamamaril sa Resorts World Manila. Isalawin itong kaso ng napunadang pagnanakaw. Ang suspect sinunog ang sarili habang hindi bababa sa 20 ang patay. Ito ang pakananang terorista. Ang krisis sa Marawi. Sabi ng mga otoridad, ISIS talaga ang nasa likod ng pag-atake. Martial law sa Mindanao, posible nga bang palawagin pa ni Pangulong Duterte? Dahil sa gulo sa Marawi, naghahanda na raw ang DepEd sa posibleng pagdagsa ng mga transferees sa kalapit na probinsya. Eh, dito sa Metro Manila, handa na rin ba kaya sa bugso ng estudyante sa Lunes? Pagmasdan ang traffic enforcer na yan sa Balibago, Santa Rosa, Laguna. Dahil siya ang pasisikatin natin ngayong araw na ito. Sa OFW Alert, ang sumbong na isa nating kababayan sa Dubai.
Gusto ko pong humingi ng tulong sa inyo na makauwi ako ng Pilipinas. Natatakot po ako dito. 2 beses po ako ginamit ng amo kong lalaki. At sa itimbre ang reklamo ng isang grupo ng mga magulang sa eskwelahan ng kanilang mga anak. Kayo, mga taga Tarlac National High School, bakit ganun naman po ang ginagawa nyo sa mga magulang dyan? Ikaw naman, principal, bakit inaayaan mo namang mag-collect ang PTA sa halagang 950 ng sinasabi ng DepEd policy, no collection policy? Mga g**o kayo dyan, mga tanga kayo dyan, mga inutil kayo dyan, na puro kalokohan ang ginagawa nyo. Ang live mula sa TV5 Media Center, makisalo sa isang oras na balitaan kasama si Raffy Tulfo. Ito ang Aksyon sa Tanghali. Simulan natin ang pag-aksyon sa pag-atake ng armadong lalaki sa Resorts World sa Pasay. Hindi bababa sa 30 ang patay ayon sa mga otoridad. Karamihan daw sa kanila ay namatay sa suffocation mula sa usok. Para sa detalyo, ma-Aksyon Live si Jeff Caparas. Jeff, tukoy na ba ang pagkakilanlan sa suspect? Raffy, doon sa totoong identity nitong suspect ay blanco pa rin tayo dyan. Ang alam lamang natin sa ngayon so far ay English-speaking itong suspect, dahil nung pumasok daw ito sa Resorts World ay sumisigaw ito na get out, get out. At ang isa pang description na binigay ni General De La Rosa, ito ay Caucasian at may taas na 6 feet tall. Raffy. Okay, so Caucasian, 6 feet tall. At balbaserado siya, di ba? So hindi siya Pinoy for sure. Okay. Now, ang sinasabi ng PNP, ayon sa mga report, ito raw ay talunan sa sugal. Tama ba? Yan yung sinasabi nila, Raffy. Ang motibo raw nitong suspect ay, ang term nga ni General De La Rosa, ay nabuang na raw itong suspect, dahil i-describe ko lamang, Raffy, kung paano siya nakapasok sa Resorts World kung pagbabasihan natin yung investigasyon ng PNP. Ang sinasabi ay pumasok siya doon sa Sale Street entrance, dire-diretso siya sa kaysan ng kanyang kotse, at agad siyang, ang first sighting niya sa CCTV ay doon sa rooms, sa fifth floor ito, between sa room 512 and 514. Yun yung last sighting niya, kaya pinuntahan siya ng ating tropa, lahat ng full force ng SWAT, lahat ng Special Action Force, pinuntahan siya doon sa fifth floor. Kaya lang, ang ginawa daw nitong suspect na ito ay nagsunog siya doon sa fifth floor para siya ay makapagtago. Kaya nung mausok na, wala nang makita sa CCTV, at next siya. Ang ginawa ng tropa natin na Raffy from there ay na-clear yung fifth floor hanggang ninth floor. Pero namataan siyang muli sa second floor, kaya nag-decide yung ating tropa na mag-stay daw sa lobby. At noon ay namataan uli siya sa room 5110, at pagbukas sila doon, nakita na daw yung sunog na bangkay nitong suspect, Raffy. Okay, number one, hindi naman siya mukhang sugarol. Hindi ganun yung mga profile ng mga sugarol, yung itsura. And then number two, sa sinasabi ng PNP ni General De La Rosa na siya ay talunan sa sugal, meron daw nakitang halagang 130 million plus sa loob ng kanyang bag na mga chips. Yan bang talunan sa sugal? In fact, Raffy, dagdagan ko lamang detalye yun. Ano? Ang sabi ni General De La Rosa dyan, yung mga putok ng baril na narinig sa Resorts World Manila ay ito yung pagbaril niya doon sa storage nitong mga casino chips, at yung pangalawa ay pagbaril doon sa mga LED screens doon pa rin sa loob ng hotel. Ito raw yung dalawang insidente na narinig ng mga sa base sa kanilang report. Ito raw yung dalawang insidente na nagpaputok ng baril itong suspect. At yung nabanggit mo, Raffy, ano, kung pagbabasihan natin yung mga larawan na inirelease ng Southern Police District, nakabonet itong lalaki, at kung makikita mo, high-powered yung kanyang baril, na marami din na nagtatanong kanina doon sa pagharap sa media ni General De La Rosa ay paano niya naipasok yung gasolina. Dahil ang kwento din ni General De La Rosa ay nagtaklop daw ng kumot itong suspect, nagbuhos ng gasolina, at saka niya sinilaban ang kanyang sarili. Raffy. Okay, so ibig sabihin, hindi lax ang security dyan sa RW, kasi nakapasok itong isang lalaki na may dalang mahabang armas at hindi man lang nasita. Di ba, ang pagkakaalam ko sa lahat ng mga building, lalo na dyan sa mga casino, yung mga sasakyan ay hinaharang sa isang checkpoint at pinabubuksan ang kotse at tinitingnan yung laman. In fact, may mga bomb sniffing dogs pa nga, di ba? So, walang ganun sa RW, kaya nakalusot itong suspect? Well, ang sinasabi ni General De La Rosa, kung lapse ng security ang tatanungin, ay may lapse daw talaga, dahil nakapasok nga itong suspect. At in fact nga daw, ang isa doon sa mga sugatan ay yung isa sa security guard
nitong Resorts World Manila dahil nabaril niya yung kanyang sarili nung nakita niya na yung suspect. Pero still, sketchy pa itong mga report na ito, Rafi, dahil kanina lang nakaka-receive din tayo ng paiba-ibang statement mula sa PNP dahil ang una nilang nirelease na statement na sinasabi nila ay napatay sa encuentro itong suspect. Then later on, sinabi nila na sinunog nito yung kanyang sarili. Ang isa pang sa nag-iiba-iba dito, Rafi, well, ito, medyo understandable naman to. Nag-iiba-iba yung figure dahil may sinasabi na nasa 25, nag-release din si National Security Advisor Esperon na nasa 34 na. At kani-kanina lamang ay na-monitor natin na si NCRPO Director, Police Director Albayalde ay sinabi na nasa 37 na ang mga nasawi dito. At lahat sila, majority daw sa kanila, Rafi, ay namatay due to suffocation. Rafi. Okay, so hindi ba nag-door to door, room to room ang ating mga kinaukulan, gayong patay naman ang suspect, para malaman talaga ng husto yung totoong head count ng mga nasawi o baka meron pa mga na-trap dyan sa loob ng mga kwarto at nag-aantay lang ng rescue, di ba? Wala bang command center dyan ng ating PNP para mapag-alaman din ng mga kamag-anakan na alam nila nandyan sa RW ngayon na pwedeng pagtanungan? Well, Rafi, nabanggit mo yung Incident Command Center. Sa tagal na rin nating nagko-cover ng mga insidente na kagaya nito, yun yung una nating hinanap. Dahil kanina lang, Rafi, siguro mga tatlong mga kaanak na yung nag-aalala dito dahil meron tayong nakausap kanina na yung kanyang pamangkin ay dapat alas 6 ng umaga ay nakauwi na. Pero anong oras na, hindi pa raw ito nagpaparamdam sa kanya. Ang problema, Rafi, wala rin tayong mapagtanungan kung saan dinala yung mga possible na sugatan, saan dinala konkreto, o wala ba silang mga listahan kung ilan na yung mga nasawi nga rito at kung saan-saang punerarya man ito dinala kung sakasakali. Pero kanina, na-monitor natin sa mga malalapit na ospital gaya ng San Juan de Dios, sa Villamore at sa St. Luke's, doon posibleng dinala yung ilang mga sugatan. At ang sinasabi kanina rin ni General De La Rosa, Rafi, ay nasa 54 na yung sugatan at nasa 18 yung na-confine. Rafi. Okay, sa ngayon, Jeff, lockdown pa rin bang RW o yan ay na-clear na ng mga pulis natin? Tulad ng sabi kanina, nag-room to room na sila para masiguro wala na siyang kasabwat dyan at libre na ang mga rescuers natin na puntahan lahat ng mga na-trap para mailabas. Sa latest na nakikita natin, Rafi, sa ating likuran, ang hindi pa bumibitaw dito ay yung mga kawanin ng Special Reaction Unit ng Bureau of Fire Protection. Nagpapalitan yung mga teams nila, Rafi, at one thing na nanotice natin sa kanila, sila ay merong mga breathing apparatus at meron silang mga oxygen na dala. This is an indication, Rafi, na kapag pumasok ka sa loob ng gusali, ay mahirap huminga dahil kailangan mo ng breathing apparatus dito para masuyod mo itong gusali na ito. Ngayon, as a latest din na monitoring natin mula sa PNP, ang sinasabi nila ay kasalukuyan pa rin silang nagro-room to room dito para nga ma-monitor din kung meron pa bang mga na-trap dito. Pero pagdating dun sa mga ilan ng sugatan, Rafi, sa ngayon ay nakadepende pa rin tayo dun sa earlier statement ni General De La Rosa. Rafi. Okay, sabi ni General De La Rosa o ng PNP na hindi ito terrorist incident, terrorist attack. Eh kung hindi, ano ang pakay nitong suspect sa pagpunta dyan at namaril at nagsunog ng sarili? Well, Rafi, ang isa sa sinasabi ni General De La Rosa, kaya hindi nila makonsider na terrorist attack ito ay dahil yung manner daw nung pagpatay sa sarili o sa pagkuha ng sariling buhay nitong suspect. Dahil kung ito raw ay terorista, hindi niya susunugin yung kanyang sarili. Kumbaga, bakkus daw ay magkakabit lamang ito ng bomba at mandadamay pa ng iba. Yun yung sinasabi niya. Kaya hindi nila ma-consider ito na terrorist attack, Rafi. Okay, may point nga naman ang PNP pagdating dyan. Now, meron kasi mga report, Jeff, lumalabas, na nakunan daw or meron daw lamang yung bag na dala-dala nitong suspect nung siya'y patay na, na-check ng mga otoridad, eh naglalaman ng 130 million plus na mga chips ng RW. Saan ang galing yung mga chips na yan? Nasabi na ba ng RW? Well, wala pa tayong word straight from the Resorts World Manila Management, Rafi, no? Pero base nga sa sinabi rin ni General De La Rosa, dumiretso yung suspect doon sa storage nitong mga casino chips at dito niya nga kinuha itong 113 ito, Rafi, sa official report nila it's 13 not 30. So dito niya kinuha itong 113 million chips na ito dahil ang sinasabing dahilan daw ay natalo itong suspect at nabuwang na. Based yan sa mga sinabi ni General De La Rosa kanina, Rafi. Okay. Sige. Maraming salamat, Jeff Caparas. Ipinabaya na ng Resorts World Manila sa PNP ang pagbibigay ng updates kaugnay ng pamamaril kanina madaling araw.
Sa statement, sinabi ng Resorts World na nasa 30 tao ang dinala ng kanilang safety team sa mga ospital. Hindi pa raw nila mailalabas ang pangalan ng mga sugatan dahil hindi pa naabisuhan ang kanilang mga kaanak. Nananawagan naman ng Resorts World Manila ng pag-unawa sa publiko kaugnay ng insidente. Bago nito, nilinaw ng kumpanya na wala silang impormasyon sa identity ng umatake. Siniguro rin nila na nasunod ang protocol para maprotektahan ang mga bisita at empleyado. Ganon. Nabulabog ang mga guests ng Resorts World Manila sa nangyaring pag-atake kanina. Ang ilang nakaligtas, bukod sa na-trauma, problema din daw kung paano mababalikan ang mga naiwang gamit sa loob ng hotel. Umaaksyon si Mon Gualvez. Balisa at bakas pa ang takot sa mga inilikas na guests ng Resorts World Hotel. Kwento na iba sa kanila, hindi ron nila namalayan ang nagaganap na pawamaril at sunog sa loob kagabi. Kaya naman nagulat na lamang sila nang biglang bumungad ang mga sundalo sa kanilang kwarto. Wala kami alam, tulog pa kami sa room. Oh, okay. Then, tinadyakan na lang ang mga sundalo yung pintuan namin kung may tao. Hmm. Ngayon, abutan kaming tulog. Tapos, yun, sabi ng sundalo, clear, may survivor. Hindi ngayon, pinalabas na lang kami. Siyempre, di ba, ikaw matatakot pag may pumasok ang sundalo, gano'ng kadami. Mm-hmm. Hindi mo na alam gagawin. Tapos, labas na agad kayo, sabi ngayon. Hindi ganun namin nadampot yung mga gamit. Madilim pa raw nang ilabas sila sa gusali. At dahil naka-lockdown pa rin ito hanggang ngayon, naghihintay pa rin daw ang mga guests na makapasok para kuhanin ang kanila mga gamit. Ilang oras na nag-aabang sa paligid nitong hotel ang mga guests na ligtas na nakalabas, pero panawagan nila, maasikaso man lang daw sana ng pamunuan nitong Resorts World pagdating sa pagkain at inumin, maging sa mga naiwan nilang gamit. May iba rin daw na gustong umalis ng hotel, pero may mga kailangan pang balikan sa loob. We need to get the car ASAP, so we need to wait for further notice kung pwede nang kunin yung sasakyan. Actually, hindi nga namin alam kung sinong kakausapin and all. So medyo mahirap, kaya we're still waiting. Hindi nga ako makauwi dahil nga, syempre, naghihintay din ako ng ano. Kung makukuha ko yung money ko, syempre. Gano'ng kamalaki? 4-5 yung money tapos yung mobile phone. Bukod naman sa mga guest, naghihintay din sa labas ng hotel ang kaanak ng mga empleyado. Matapos ang insidente sa Resorts World Manila, hinigpit na rin ang seguridad at pag-inspeksyon sa mga kalapit nitong hotel. Umaaksyon, Mon Gualvez, News 5! Matinding panic ang bumalot sa Resorts World na inatake ng gunman sa Pasay. Balikan natin ang mga nangyari sa pag-aksyon ni Hannibal Talete. Takbuhan at tilian ang mga empleyado at kliyente ng Resorts World Manila bandang alas 12 ng hating gabi. Ilang saglit pa, ilang malalakas na putok ng baril ang narinig. Oh my God, you guys, I can hear gunshots. Oh my God. Right behind Resorts World. Agad na nagpatupad ng lockdown sa paligid ng Resorts World. Sa harap pa lang ng Villamor Airbase, hindi na pinaabante ang mga sasakyan. Panami na kakabusap. Anong oras na? Ang mamang ito, nag-iiyak na sumugod sa kasino. Hindi niya raw kasi makontak ang anak na empleyado roon. Nandiyan pa yung anak namin. Ano naman po ang binigay lahat sa iyo? Lahat yung kasi ng mapagtanungan namin kahit yung kasama niyang mga manager. Pero dilalam ko na sa inyo, anak namin. Hindi niyo humakontak, sir? Wala ni. Wala nang siya, dito siya matawagan, wala kang inang alas 12. Ayon sa ilang mga empleyado, dalawang lalaking may hawak na mahabang armas ang nakita nilang umatake sa kasino. Ang una namin nakita, dalawa lang. Kasi yung nakita namin doon, tinadyakan yung isa eh. Tinadyakan, tapos yung isa naman, inutusan na ano, kukunin yung pera. Yung ano, parang bank teller siya. Hindi niya kinuha, tumakbo na lang siya. Kaya hindi niya na, hindi sana ano ng ISIS. Nagpaputok sila tapos? Nagpaputok po sa taas, doon na napanik yung mga tao. Hindi lang daw na maril, kundi nanunog pa ang mga suspect. He started putting some things on some table. Uh-huh. That's when people start running away. Okay. Then I got down, I got scared. Then we started and then the next I saw, he started a huge fire. Okay. And then we just started running. Nagsitakbuhan po mga tao. Alam po namin kung anong takbuhan lang. Eh bigla kong nagsunog sa second floor. Sinunog po mga mesa namin. Nakita ko lang po doon, nung sinusunog yun, naka-itim. Balabal po, na itim, tapos may dalang
Malaking baril, AK-47 daw po. Mabilis namang responde ang mga miyembro ng Special Action Force sa Resorts World. Habang tinatarget nila ang suspect, dalawang APC at ilang bomb-sniffing dogs ang nakaantabay sa labas. Makalipas ang 9 oras, kinumpirma ni PNP Chief Ronald Bato de la Rosa, napatay na ang suspect sa pamamaril. Natagpuan umano ang sunog na katawan ng suspect sa loob ng room 501. Ayon kay General de la Rosa, nagbuhos umano ng gas sa katawan ng suspect, tsaka nito sinilaban. Matay na siya, sinulog niya sarili niya. Na-recover yung kanyang baril na isang submachine gun na kaliit at saka isang short firearm na apparently 380, caliber 380. Nandun rin, nasunog rin kasama niya. Rafi, kasulukoy na naka-lockdown ngayon ng Resorts World Manila. At nagpapatuloy yung clearing operations ngayon ng mga miyembro ng Bureau of Fire Protections. At ngayon, Rafi, titingnan natin yung sitwasyon dito ngayon. Yung sa Villamor Airbase na papasok dito sa may bahagi ng Resorts World Manila ay nakasarado ngayon, naka-lockdown. Maging doon sa may Andrews Avenue ay naka-lockdown din. At tanging ito lamang yung kahabaan nito ang pwedeng dumaan yung mga motorista papunta doon naman sa isang hotel na katabi lamang ng Resorts World, Rafi. Okay, Hannibal, dalawa ang katanungan ko sa iyo. Ano? Una, meron ka na interview ng witness na sabi niya, dalawa ang nakitang suspect. So, isa pa lang ang suspect ang accounted for so far. So, meaning, meron pang isa pala dyan to be accounted for na maaaring nagtatago dyan, di ba? At delikado pa rin ang sitwasyon. Unang tanong yan. Pangalawang tanong, paano nasabi ng ating PNP, particular na ni General de la Rosa, na yung natagpuang bangkay na sunog, yan talaga ang bangkay ng isa sa mga suspect o ng suspect? Eh, hindi ba nila tinignan yung posibilidad na maaari yung mga suspect o yung isang suspect ay kumuha na lang ng isang biktima dyan, sinunog, nilagay yung baril sa tabi para siya maka-eskapo? Nagets mo yung mga tanong ko? Yes, Rafi, no? Naintindihan natin yung mga tanong ninyo. Ano? Ito ngayong unang tanong ninyo, kung dalawa ba yung suspect na tinutukoy ng mga nakausap nating empleyado dito. Ito kasi mga empleyado na kausap natin dito, Rafi, ay ito yung mga, sila yung mga nagdi-deal doon mismo sa may table ng kung saan sinunog ito ng suspect. At ang sabi niya, dalawang suspect daw yung nakita niya na may bit-bit na mahabang armas. Una nga sinabi sa atin, AK-47, pero nilinaw nila na hindi pala yun. So, nung tinanong natin niya kay General Bato de la Rosa, sabi niya, isa machine gun na ginamit lang doon sa nabitbit ng suspect. At may paliwanag doon yung mga otoridad kung bakit sabi nila na dalawa yung napagkamalan ng mga empleyado dito. Posible umano na yung mga miyembro ng SAF or mga Special Action Force na nakita nilang nag-ronda doon para huntingin ng itong suspect ay napagkamalan din nilang suspect din itong mga nakita nilang nakatakip yung mukha nito, Rafi. Yung pangalawa naman, kung tama ba naman na yung tinutukoy na suspect ng mga otoridad, hindi pa natin matatanong yun, Rafi, kung eto nga ba talaga yung pinakita nila dahil wala pa namang identification or pagkakilanlan itong suspect kung eto nga ba talaga dahil sobrang tupok na tupok yung katawan ng suspect, Rafi. So kaya nga, tama, sunog na sunog yung suspect, I mean, yung natagpuang bangkay na sinasabi ng suspect. So pwedeng sabihin na hindi yan talaga ang suspect. Pwedeng isa yan sa mga guest dyan sa hotel na hinostage nitong suspect at pinatay, sinunog at pinalabas na yun talaga na siya yun at para siya makaiskapo at maaring nandyan pa siya ngayon and he's still posing danger to everybody inside that hotel. So dapat yung ating PNP siguraduhin na yung sunog na nabangkay doon ay yan talaga ang suspect. Huwag sila agad-agad na magsabi patay na ang suspect. They have to be 100% sure na yan talaga yung suspect, yan talaga yung gunman. Yes, tama ka, Rafi. Kaninang umaga, nagkaroon ng konting kalituhan. Dahil unang inilabas na press release ng NCRPO ay
Binawian na ito ng buhay o namatay na itong suspect. Pero bandang mga alas 7 ng umaga, nung kinakausap na natin itong mga otoridad, sabi nila na tatanungin pa natin o antayin natin yung confirmation ng mga miyembro ng ornasa ng medical na sila magpapatunay na patay na nga itong suspect na to. So doon pa lang, medyo nalito kami doon kasi nung una, naglabas sila ng statement na ganun, at nung pangalawa, ito yung nilabas nila ngayon. At nung interviewin natin sila, sila PNP Chief General De La Rosa, sinabi nila, kinumpirma niya na nasawi na nga itong suspect na Rafi. Kasi it doesn't make sense na itong tao na nagwawala, napapatay niyang sarili niya at hindi pa malaman kung ano talaga yung kanyang objective, right? And then merong nakitang pera sa loob ng kanyang bag, naghalaga ng 130 million. Ano ba ito? Robbery or suicide attack? O ano ba talaga? Yan dapat ang maipaliwanag ni General Bato de la Rosa. Hindi yun agad-agad magbitaw ng statement ng kung ano-ano, di ba? At parang sure na agad na solve na yung problema. Tama ka dyan, Rafi, no? Una kasi nga inilabas nila, inroll out nila na hindi ito walang anggulo ng miyembro ng ISIS or ng terorista itong namatay na ito. Ang sinasabi nila, anggulo ng robbery kasi nga may sangkot na pera. Ito yung gustong palabasin nila ngayon na lumalabas sa investigasyon nila na robbery ang isa sa mga angle na nangyari sa insidente nito, Rafi. Kung robbery talaga yung angle, so anong ginagawa ng mga CCTV dyan sa loob ng hotel para magpapatunay na talagang siya ay magnanakaw at gusto magnakaw ng mga chips at nakanakaw na nga siya ng mga chips? Wala bang CCTV na magpapakita dyan, magkukumpirma? At meron bang, at, yes, saka, at saka isa pa, follow pa, meron bang CCTV na magkukumpirma talaga na kuha na yung suspect ay sinusulog niya yung kanyang sarili? Meron bang ganun para masabi talaga natin 100% sure na siya yung sunog na nakita ng mga otoridad na bangkay? Rafi, dun sa unang katanungan mo, alam ko may sapat na kakayahan or may sapat na mga CCTV itong hotel na to, no? Kasi first class itong hotel na to, world class, at alam natin yung mahigpit yung seguridad dito. I'm sure marami silang CCTV doon. At kung sinasabi natin kung yung CCTV na magpapatunay doon kung sinunog ba talaga ng suspect yung kanyang sarili, ay yun ang alamin natin ngayon dahil wala pang inilalabas na statement ngayon yung pamunuan ng hotel at maging yung statement galing mismo sa PNP regarding yung sa issue ng CCTV na yun, Rafi. Okay, doon naman sa isyung pagnanakaw daw, yan ang sabi ng PNP, failed robbery, sabi ni General De La Rosa. So, paano napatunayan na yan ay failed robbery? Meron bang CCTV na nagpapakita na siya ay nagnanakaw ng mga chips at yung chips na dala sa bag niya ay ninakaw niya? O sa kanya ba yun? O saan ba galing yung chips na yun? Dahil, siguro, Rafi, dahil lang dun sa sinasabi nila na pinuntiriya pagkatapos sunugin ng suspect itong table ng pinaglalaruan sa casino, ay tinarget niyang puntiriyahin yung storage room naman kung saan nandun yung mga chips at nakuha nga yung 130 million na chips na yun na Rafi. So, dun na pumasok yung angulo na it's posibleng robbery nga itong ginawa ng suspect, Rafi. Okay. Kung, isa na lang, pasensya na. Kung ito'y robbery, okay, naging successful na siya sa kanyang objective na makakuha ng chips, 113 million and all. So bakit pa siya magpapakamatay? Ihawak-hawak na niya yung chips, na yun naman talaga ang pake niya kung tutusin, ayon sa PNP, ay yung robbery. So why would he kill himself? Tama ka dyan, Rafi, no? Kung ganun nga talaga yung objective dito, yung magnakaw lang. Pero yun nga, kung bakit niya nagpakamatay pa. Yun din yung katanungan ng mga ibang miyembro ng media dito sa pamunuan ng PNP sa kanilang investigasyon. Pero sabi nga nila, antayin lang muna ang investigasyon kasi sa ngayon ay patuloy pa ang ginagawa nila ngayon, Rafi, nagki-clearing at siguro hinihingi pa yung side ng management ngayon ng hotel. At ito nga siguro, dahil nga sa kakulangan or lapses sa security nila, isa rin yung siguro sa pwede lang isisi ngayon ng pamunuan ng PNP doon sa hotel ngayon, Rafi. Okay, sige. Maraming salamat, Hannibal Talete. Kasama po natin ngayon sa studio si Lola Candida Tiglao at Tatay Federico Castro. Reklamo nilang isang eskwelahan sa Tarlac. Magandang tanghali po sa inyo, mga ma'am, mga sir. So, ang gusto nyo mangyari, ipatigil itong pangungulekta ng 950 pesos bawat estudyante para maka-enroll sa eskwelahan ng Tarlac National High. Sino ho may pakanan ito? Actually po, ang nangungulekta GPTA. Pero makikita nyo po, yung 500 at saka 250 sa school po yan.
Ang talagang GPT yan, 250 po. Okay. At ang dami ho kayong resibo rito, at sabi niyo sa akin kanina, kulang pa ito. Opo, marami pa po. Ilang estudyante meron? More or less po, 9,000. 9,000. Sa 950 million ito. Opo. Kada school year. Every school year at hindi na pipaliwanag kung saan napupunta ito, kung hindi PTA lang may pangana. Opo. Dahil wala pong, umingi po akong financial statement report nung last GPT office, wala po silang may pakita. Okay, in short, sinasabi ng eskwelahan, utos ng PTA, kaya mangungulekta kami sa inyo. Kapag hindi kayo nagbayad, hindi kayo maka-enroll. Opo. So nakikialam sila sa koleksyon. Opo. In other words, opo, bagamat sinasabi, volunteer. Opo. Okay, sige. Lumalabas siya na compulsory po siya. Compulsory nga. Lumalabas. Oo nga. Mandatory. Opo. Sige. Para bigyang linaw, ang reklamo, wala pa. Okay. Ito naman po, mga sulat na ito. Ano ito? Yung po, ang dami sulat. Magulang. Magulang po, na kinolektan din po. Ah, okay. Wala ho bang nagtanong sa inyo sa school na saan napupunta ito mga perang po binibigay? Tinanong niyo kay principal? Hindi po, sa GPTA. Kaya iningi ko ano po yung sabi ng GPTA? General, yung presidente po. Okay, General PTA. General Parent Teacher Association. Ano pong sinabi sa inyo nung tanongin niyo kung saan napupunta yung mga pera? Sabi po, huwag niyo nang pakialaman yung nakaraan. Hindi pwede ka. Huwag pakialaman. Opo. Abay, dapat pakialaman niyo. Alamin niyo kung saan napupunta yung mga pera, ibinibigyan mga estudyante. Ano raw po? Ayaw nilang sagutin. Sabi po, nung outgoing PTA offices, binigay daw po yung financial statement report sa principal. Sabi ko, bakit ganon? Dapat sa amin. Para bigyan ng lino ang reklamo, nasa telepono si Ginang Yolanda Gonzales. Ito po yung principal. Opo. Ginang Gonzales, magandang tanghali po, madam. Ay. Madam, magandang tanghali po. Si Rafi Tulfo po ito sa TV5. Good afternoon po. Opo. Ma'am, sir, andito po ma'am ang ilang po mga magulang na mga estudyante nyo dyan sa Tarlac National High at ang kanilang reklamo ay 950 pesos obligadong magbayad yung mga estudyante para maka-enroll at ang tanong, saan po napupunta yung 950 pesos? Okay po, sasagutin ko po. Opo. Unang-una po, ang 950 na sinasabi ni Mr. Castro na kung saan, ang sinisir, ay sinisisiglaw po dating mga dating aktivista na teacher yan na retired sa Tarlac High. Ito so, Mr. Castro, yung tinatanong ka na sinagot ko na sa DepEd, sa region, sa central office, wala pong katotohanan ang mga pinagsasabi niya. Ma'am, ma'am, kasi walang katotohanan. Sandali lang, ma'am. Excuse me, I have to interrupt. Andito, po, ma'am, andito pa yung mga resibo. Pakita niyo ito. Resibo ito. So, anong walang katotohanan? Ang resibo po na sinasabi niya, na nakikita niyo ngayon, yan po ay usapan ng mga magulang na kung saan sila ay magdodonate sa eskwelahan. Kaya nga po, regardless, ma'am, regardless kahit nausapan ng mga magulang, ang point dito, kapag hindi nagbigay yung mga magulang sa PTA ng sinasabing voluntary contribution, hindi makakapag-enroll. Yun pong point dito eh. Kung voluntary ito, bakit hindi makakapag-enroll yung mga estudyante na ayaw magbigay ng 950? Alam niyo po, ito po sasabihin po, sir. Ang katotohanan po dyan, eh, wala pong katotohanan na yung mga bata na hindi sila makaka-enroll kung hindi sila magbabayad ng 950. Voluntary contribution po yan nasa PTA. May financial statement po yan, the former president ng GPTA. Okay, sige, I'll cut you short again. Saan napupunta yung mga pera? Sige, sabihin na natin voluntary. Okay. Sana pupunta po yung pera kasi ang sinasabi po ng GPTA ibinibigay daw po sa iyo. So saan mo nilalagay yung pera? Hindi ko po hawak 'yon. Ang kung si GPTA na sinasabi niyo diyan, hindi po siya duly representative ng GPTA na sinasabi. Okay, sige, regardless ang presidente po ng GPTA is si Mr. Ed Garcia. Okay, sige po, regardless. Pwede po kayong pumunta sa Tarlac National High School at panuhin lahat ng mga bagay na yan. Regardless, ma'am. Pero, regardless po ng sinasabi nyo, sa pagkakaalam mo po, yung CCTV na meron ang Tarlac National High School ngayon na 46 units sponsored by the GPTA. Yung mga TV po na we're in our classroom, meron silang TV na ma'am, nilalagay. Ma'am, pinapaikot nyo po kami. Ang tanong ko lamang po, sige, sabihin na po natin walang kinalaman na po yung principal. Pero alam nyo naman po talaga na merong collection na 950 voluntary. Ang tanong nga po, saan po napupunta? Binubulsa ba ito ng GPTA? O meron siyang binabahagian na mga school authorities? Wala pong binubulsa GPTA, wala pong binubulsa. Then saan po napupunta? Ang pera po yan ay
nasa bank account po ng GPTA. Okay, nasa bank account. Then for what? For saan gagamitin yung 900? Gagamitin po yan sa mga activities ng bata kung saan nakikipag-contest ang Tarlac High internationally, tapos national and sa regional office. Lahat po okay. Yan. Okay, then bakit? Na representative ng GPTA ma'am, na pwede niyong kung hindi, talo ka rito eh. Then kung ganun, bakit hindi in-explain sa resibo? Ang nakalagay lang, ma'am, sandali lang, nakalagay lang, miscellaneous. Naka-explain po yan. Wala, ma'am, yan o, ma'am naman, puro miscellaneous, 950, miscellaneous, 950, puro miscellaneous po, ma'am. Then dapat explain nyo yung sa sinabi mo kanina. Po, sir, ganito po yan. Ma'am, sandali, ma'am, you're wasting my time. Excuse me, madam. Ma'am, excuse me, madam. Ginoong Noel Linsaw, Assistant School Superintendent Division ng DepEd Tarlac Province. Magandang hapon po, sir. Good afternoon po. Sir, itigil na natin itong kabalbalan na nangyayari dyan sa Tarlac High. Stop na. I'm telling you, stop. Kung hindi, pati ho kayo madadamay dito, Sir Noel. Opo. Ang problema po sa mga parents po sana is pumunta sa office po namin para po alam namin kung ano yung problema. Yes, sasamahan po namin yung mga magulang dyan sa inyong office and I want you to put a stop to this kabalbalan. Otherwise, pati ho kayo madadamay. Stop na ho talaga ito. Because very clear ito na racket po ito ng school authorities at ginagamit po yung GPTA para mapagtakpan yung kanilang kalokohan. Okay, sir? Opo, opo. Okay? I'm not finished, sir. At gusto ko ma-refund yung mga pera nila. Kasi sabi ni principal, ito na po ay nakalagay sa isang bank account. Kung totoo na sa bank account lamang po yan at hindi pa raw nagagamit, then I want you to ask the principal na isa-isa ibabalik yung mga pera, total may mga resibo naman. Naintindihan niyo, sir? At kung kailangan niyo po ng mga improvement para sa eskwelahan, don't take it from the student. Manggagaling po yan sa DepEd o sa LGU o kung kanino man, huwag sa mga pobreng estudyante. Okay? Intindi? Good boy. Yes, sir. Darating po kami dyan, sir, ha? Paki-refund. Sige po. Apo, apo. For the meantime, stop na muna. Okay, sir? Sige po. Ataboy. Salamat po, Sir Noel. Ha? Magandang tanghali po. Darating kami dyan. Thank you po, sir. Thank you, sir. Good as all. So, pupunta ho tayo kay Sir Noel. We'll make sure na tigil na and then refund po. Dahil sabi po ni Madam Principal, nasa banko lang daw. Itong mga nakabayad na kapag hindi po ma-refund, then kakasuhan po natin si Principal. Thank you po. Okay? Sige po. Okay na po yan. Sige po. Dito lang po muna kayo. Sige po. At sa ating accomplishment report, lumapit sa atin noong Lunes si Genaro Agbanlog, isang SG mula Mariveles, Bataan. Ito po ang kanyang sumbong noon. Sir Benji, sana naman huwag mo na akong pahirapan pa sa napakalit na sahod ko. Ang dinadahilan mo, hindi pa nagbabayad ang kliyente. E dapat, kung hindi magbayad ang kliyente, dapat mayroon kang pangabuno sa sahod ng gwardya. Ito po ay nabigyan na ng aksyon. Kahapon, nagpunta ang itimbre sa Dole Mariveles, Bataan para samahan si Genaro at masiguro na makukuha niya ang mga dapat bayaran sa kanyang agency. Tulad ng pangako ni Benjamin Yunzaga na may-ari ng Milgos Agency, binigay na niya ang huling sahod ni Genaro, cash bond at SSS na hindi hinulog ng agency. Dahil dito, siya ay nagpasalamat sa aksyon na ginawa natin. Sir Rafi, maraming salamat sa binigay na tulong nyo sa akin. Nakuha ko na yung pera, binayaran ako ng agency. Kaya ito, malaking tulong na sa akin to dahil malapit na ang enrollment ng mga bata. Kaya maraming salamat, sir. Idol. At maraming salamat kay Director Lailani Reynoso ng Dole Provincial Office sa Bataan at kay Mr. Domingo Jimenez, Sena, officer ng Dole Mariveles Field Office. Bumuo na ang AFP ng Board of Inquiry kaugnay ng airstrike na ikinamatay ng 11 sundalo. Ang isang kaanak ng nasawi wala raw sinisisi pero humingi ng tulong sa pag-aral ng mga anak. Umaaksyon si Jenny Dongon. Halos hindi magawang pumasok ng pulinarya ang mga kaanak ng mga sundalong nasawi sa mismong airstrike ng militar sa Marawi.
Ang misis ni Corporal Christopher de la Cruz, napahagulgol na lang na makita ang kabaong ng kanyang mister. Ilang giyera na daw ang nalampasan ng 35 anyos sa sundalo tulad ng Zamboanga Siege at bakbakan sa Butig, Lanao del Norte. Doble yung sakit na maramdaman namin pero tanggap na namin, sir. Package na yan sa serbisyo na sinumpaan ng pamangkin ko. Kasali ang buhay niya para ipaglaban yung sambayan ng Pilipino. Ipinagpapasalamat na lang daw nila na buo pa rin ang labi ni Corporal de la Cruz. Wala rin daw silang gustong sisihin sa nangyari. Wala ako sa posisyon na susgahan sila. Masa ipasa Diyos ko na lang ang lahat. Maswerte pa rin kami kaya nakita namin ang mukha niyang buo. Hindi katulad ng mga kasamahan niya. Pero sana raw ay bigyan ng tulong ni Pangulong Rodrigo Duterte ang naulila ng mga sundalo. Bukod kay de la Cruz, 10 sundalo pa ang nasawi dahil sa maling airstrike ng militar. Ayon kay Defense Secretary Delfin Lorenzana, 2 aircraft lagi ang magkasama kapag nagsasagawa ng airstrike. Naasinta ng unang eroplano ang target pero ang bomba ng ikalawang eroplano tumama sa tropa ng gobyerno. Naubos na raw kasi ang precision-guided ammunitions o mga armas na kayang tumama sa mismong target. Kaya ordinaryong bomba ang ginamit ng aircraft ng militar. Pag hinulog nila, kung magkamali ka kasi ng hulog dyan, na pag-dive mo na ganun at you go up and you either mapauna o mapadelay yung release mo, then you will not hit the target. Ito ang unang beses na nangyari ito sa operasyon ng militar sa Marawi. Bumuo na raw ng Board of Inquiry ang Armed Forces of the Philippines para mag-imbestiga. Aalamin kung nagkaroon ng pagkukulang ang commander o piloto ng aircraft o nagkaroon ng problema sa gamit. Dahil sa nangyaring friendly fire, lilimitahan muna ang airstrike o di kaya ay sususpindihin muna ito. Kagabi ay kinuha na ng kani-kanina mga kaanak ang mga labi ng mga nasawing sundalo. Umaksyon, Jenny Dongo, News 5. Pinayagan na ng Department of Education ang nasa 5,000 estudyanteng apektado ng gulo sa Marawi na lumipat sa mga eskwelahan na malayo sa Bakbakan. Ayon kay Deputy Assistant Secretary Tunisito Umali, hindi na nila hihigpitan ang requirements sa mga maglilipat eskwela doon. Hunyo 19 raw ang target nila ng pagbubukas sa eskwela para sa mga apektado ng gulo. Bumisita at pinulong na rin daw ni Education Secretary Leonor Briones ang mga opisyal sa Mindanao para mabusisi ang sitwasyon. Kaya naghahanda na rin daw sila sakaling maging problema naman ang over-enrollment sa mga kalapit probinsya. Kapag sila po ay lumipad, halimbawa nagkataon sa isang paaralan at medyo magkakaroon ng congestion dito, we are looking at setting up temporary learning spaces. Yung tinatawag nating alternative delivery mode ng pag-aaral, maski sa 2 linggo pong ito. We are very confident that we should be okay by June 19. Dito na tayo sa segment na magpapasikat sa mga pasaway. At ang pasisikatin ngayong tanghali ay ang traffic enforcer na yan sa Balibago, Santa Rosa, Laguna. Ayun, pa-radio-radio pa siya, oh. Panoorin natin ang video. Paano kung gobyerno, kung gobyerno? Yo, nakita yun sila. Oh, sir. Tropa ninyo, ha? Kitang-kita ko, ha? Nakatsinelas, ha? Kitang-kita ko sa video, ha? Pinaan ha? Ayan ang mga pangalan nila, sir. Oo, oh, ayan, si Alberto po. Uliado ng gobyerno yun. Wala po pakialam kung gobyerno yan. Lahat dapat na sabi nyo, batas kung batas. O, ayan, kaya. Ano problema? Sige nga, anong problema? Pagkahubay na sa gobyerno, hindi na titikitan. O, sige nga, ho. Ikaw, taga rito lang yun. Wala ko kami pakialam kung taga rito yun. Batas hindi, ho. Wala ko pagbalik-balik. Dapat on, tas patinuli ninyo. Kausapin natin sa linyang telepono ng Assistant Chief ng City Traffic Management Office ng Santa Rosa, Laguna, si Ms. Joanne Magsino. Ma'am Joanne, maganda tanghali po. Si Rafi Tulfo. Ma'am Joanne? Ms. Joanne Magsino ng Laguna Traffic Management Office or TMO. Good afternoon, yes, po sir. Sa inyo. Yes po, sir. Good afternoon din po. Ano po ang aming may paglilingkod? Opo. Opo, may pumilingkod na namin sa inyo, sir. Meron po. Ang tanong ko po, dyan ho ba sa inyo sa Laguna,
kapag empleyado ng gobyerno ang nag-violate ng traffic rules and regulation, exempted? Ay, hindi po, sir. Okay. Pagka po traffic enforcer po ang nagkaroon ng violation, yun po ay tinitigitan din po ng kapwa nila enforcer. Okay. So, sa viral video po ngayon na kumakalat sa FB, yung pong dalawang empleyado ninyo ayaw tikitan ang dalawang violators ng mga nakamotor sapagkat sila daw ay mga empleyado ng gobyerno. Kaya kinukontest po nung isang hindi empleyado ng gobyerno na tinitikitan. So parang ang dating nga selective. So in this case, yung pong dalawang TMO officers ninyo, pakisuspindi lamang po para maturuan ang leksyon. Ipasemina niyo po muna. Apo. Mangyayari po ba yun? Ay, hindi po. Kasi ang nakalagay po sa ordinansa po namin. Basta... Hindi, ma'am. Sorry ma'am, hindi niyo intindi ang tanong ko. Ang gusto ko pong mangyari na masususpindi po yung dalawang traffic enforcers na nagiging selective sa paghuhuli ng mga traffic violators. Now, masususpindi ba talaga sila? Mangyayari ba talaga yon? Sir, sa ngayon po, hindi ko po masasagot ng maayos yan. Kasi po, sir, ako po ay administrative staff po. So, hindi po ako ang magpapa-implement po kung ano po ang dapat mangyari sa mga traffic enforcers. Well then, ma'am, kausapin nyo doon sa taong makakapag-desisyon sa kanilang suspension. Kasi nga po, grave misconduct po itong ginawa nila. Di ba? Sila pa ang nagsisiga-sigaan at pagkatapos sila na nga po yung merong pagkukulang dito. Di ba? Nakakaya po. Kaya nga sinasabi ko, i-seminar po muna itong dalawa while being suspended para malaman nila yung tamang paghuhuli ng mga traffic violators. Kasi sa video po, oh, maliwanag pasikat ng araw, sinabi nila, empleyado ng gobyerno yan kaya hindi pwedeng tikitan. Sino po kaya itong enforcer na? Ibibigay po namin yung mga pangalan nila mamaya pagkatapos po nito kasi wala tayong oras. And then what I want you to do is, babalikan niyo po kami para sabihin, okay, TV5, aksyon sa tanghali, nasuspindi na namin yung dalawa habang sila ay pinagsiseminar. Pero ibabalik din namin sila. No problem ma'am, pwede sila ibalik. Pero suspindido muna habang tinitrain or pinagsiseminar. Okay ma'am? Okay po, sige po sir. Thank very good. Asahan po namin yan ma'am, babalikan namin kayo. Okay ma'am? Apo sir, sige po. Thank you po. Madam Joanne Magsino, Assistant Chief ng CTMO ng Santa Rosa, Laguna. Magandang tanghali. Salamat po ma'am. Dito na tayo, sandigan ng mga inaapi nating kababayan, ang OFW Alert. Sensitibo po ang kaso natin ngayong araw na ito. Kaya para sa kanyang proteksyon, ng kanyang katauhan, itatago po natin siya sa pangalang alias Ana. Unfortunately, naghahasa po ang ating kababayan na si Miss Ana na nasa Dubai ngayon. Ang kanyang amo po ay isang Egyptian na abogado na ito po ang kanyang panawagan. Dalawang beses niya po akong ginamit at wala po akong magawa dahil tinatakot niya ako na pwede niya akong ipakulong. Ang amo ko po ay isang abogado. Pag nakakausap po namin yung asawa niya sa telepono, tinatapakan niya po yung paa ko para hindi ako magsumbong. Ayoko na pong maulit ang pambababoy niya sa akin. Nagmakaawa po ako sa kanya na huwag niyang gawin yun dahil may anak ako, Pilipinas. Pero hindi niya po ako pinakinggan. Ngayon po, hihingi po ako na... Sa puntong ito, makakausap po natin ang mismong kababayan natin na si alias Ana. Ma'am Ana, magandang tanghali po sa inyo. Magandang tanghali po. Talagang mapait po itong nangyari po sa inyo. Wala pa ho ba kayong nasabihan bukod sa amin, agency o mga otoridad dyan sa kung nasaan po kayo? Isang beses po, tumawag po ako sa consulate. Okay. Ano sabi po ng consulate natin, ma'am? Sabi po nila, intayin ko lang daw po yung tawag nila. Pero hanggang ngayon po, hindi po sila tumatawag. Aray, kailan po kayo tumawag sa consulate at nagsabi mag-antay-antay lang po kayo? 2 days na po. Ilan po? 2 days ago? Opo. Oh, dapat ho, within 24 hours,
meron agad pumunta dyan para tingnan po yung inyong kalagayan o may kasama na agad na pulis. Ma'am, hindi ko na patatagalin pa yung inyong paghihirap. Ito po, kausapin natin si Ms. Marisa Cruz, Supervisor ng Advocacy and Social Marketing Division ng OWA. Ma'am Marisa, magandang tanghali. Yes, Sir Rafi. Good afternoon po, Sir. Ito po, isang extreme emergency. Yung kababayan po natin, palagi pong nirerape ng kanyang amo at siya po'y nakapagsumbong na pala sa ating consulate. At sabi ng consulate, mag-antay-antay lang. And this was more than 2 days ago. Baka po di ho, ngayon na, papuntahan na po natin siya ng mga otoridad natin para ma-rescue and then gumawa na po ng investigasyon. Makasuhan po itong abogadong amo niya. Opo, yung pong pangalan ng OFW sir natin? Hindi ko po pwede sabihin. Alias lamang po, ay, Ana. Okay, okay off po. Air. Okay kasi po, na-rape po siya ng maraming po. Beses na po. Okay po, okay po. I understand, sir. Opo. Opo. So, pagkatapos po nitong pag-uusap natin, mag-uusap ulit tayo off air. Ibibigay ko po lahat ng details sa kanya. Pagtulungan po natin, obligahin po yung ating consulate doon sa Dubai upang kumilos na at i-rescue na po siya. So, sir, nakapag-ano na siya doon? Nakapagsumbung na po siya sa consulate natin. Two days ago. Sige, sir. At sabi ng consulate, mag-antay-antay ka lang dyan. Ang sarap batukan kung sino yung kausap niya doon. Sige po, sir. Sige po. Sige po. Ma'am Marisa, ha? Babalikan kita mamaya. Yes, sir. Sige po. Sige salamat po, Ma'am Marisa. Yes, sir. No. Alias Ana. Madam. Hello po. Ngayong araw na ito, may pupunta po sa inyong tulong. Pagtutulungan po namin ito ng OWA, pati kami din sa TV5. Okay, ma'am? Maraming salamat po. Yes, ma'am. Hang on lamang po kayo. Darating na po yung tulong. Maraming salamat. Thank yes. Po. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Parating na po kami dyan. At yan po ang aksyon sa ating bansa ngayong tanghali, ika-2 ng Hunyo. Ako po si Rafi Tulfo. Tuloy-tuloy lang po ang panonood ninyo ng balita sa news5.com.ph. Hanggang sa Lunes, mga kapatid, hayaan niyo po kaming saluhan ang inyong tanghalian ng maaksyong balitaan na imbag nga malem sa mga Ilocano o maayong hapon sa mga Bisaya. Saan man, kailaman, kapatid, higit sa balita.